Magandang hapon. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman si Bing Formento. Ito ang IBC Express Balita sa hapong ito. Stories, isa na namang bagyo posibleng tumama sa bansa. Ngayong darating ay Sabado ayon sa PAGASA. Pag-re-regulate sa presyo ng langis tuwing may kalamidad, ipinanukala si ginanap na pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Cartographic sketch ng mga dumukot sa Irish priest na si Michael Sinod inilabas na ng Philippine National Police. At sulyapan ang mga kahanga-hangang imbensyon ng mga Pinoy sa isang contest ng Department of Science and Technology. Sa ating kanilang panahon, tuluyan ng naging tropical depression ang low-pressure area na namataan sa may karagatan ng Pilipinas. Ayon sa PAGASA, inaasahang papasok ito sa teritoryo ng bansa ngayong darating na weekend. Oras na makarating ito sa Philippine Area of Responsibility, tatawagin itong bagyong Ramil. Ito ay may lakas ng hangin umaabot sa 40 milya bawat oras at kumikilos pakanluran sa bilis na 25 milya kada oras. Malaki umano ang posibilidad na umakyat ito sa kategoryang cyclone, kung saan lalakas sa 205 miles per hour ang hanging taglay nito. Nagpakawala na ng tubig sa Angat Dam simula kaninang alas 6 ng umaga. Ayon sa National Power Corporation, 100 cubic meters ang inilalabas na tubig sa dam bawat segundo. Dahil dito inilikas na ang hindi bababa sa 75 pamilya mula sa Barangay Matiktik at Riverside sa Norzagaray, Bulacan, ilang oras bago pa magpakawala ng tubig ang Angat Dam. Kasalukuyang nasa sports complex ang mga evacuee. Inalerto naman ang mga residente sa mga bayan ng Kalumpit, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel at Hagonoy na mag-ingat sa posibleng pagbahang maidudulot nito. Nananatiling naka-alerto ang pamalaang panlalawigan ng Albay kahit patumigil na ang malakas na buhos ng ulan dito. Ayon kay Albay Governor Joey Salceda, ito upang paghandaan ang posibleng landslide sa paligid ng Bulkang Mayon kung saan maaaring lumambot na ang lupa dahil sa pag-ulan nitong mga nakalipas na araw. Gayunman, nagbalik eskwela na mga estudyante sa Albay kahit kasalukuyan pang nagbabantay ang otoridad sa posibleng aftermath ng nagdaang mga pag-ulan. Samantala, isa na namang landslide ang tumama sa Benguet kaninang umaga. Nangyari ito sa kahabaan ng Kilometer 18 sa Alstema Highway sa Bayan ng Tumblay na tumatahak sa mga barangay ng Kaliking at Top Duck sa Bayan ng Atok. Ayon sa mga otoridad, dulot ito ng paglambot ng lupa bunsod ng walang tigil na pag-ulan kabakailan. Wala namang nasaktan o nasaway sa naturang insidente. Samantala, bilang pag-iingat, isinara na muna ang kalsadang ito sa trapiko. At sa pinakahuling ulat ng NBCC, nasa 243 na ang bilang ng patay bunsod ng mga landslide sa Benguet lamang. Magbabalik ang Express Balita makalipas ang ilang palay. Umabot na sa 711 ang bilang ng patay habang 89 katao pa ang nawawala bunsod ng mga bagyong Ondoy at Pepeng. Base ito sa pinakahuling tala ng National Disaster Coordinating Council. Nasa 7,400,200 katao naman ang naapektuhan ng dalawang bagyo. Higit sa 19.9 bilyong piso na ang halaga ng mga ari-ariang nasira, kung saan 13 bilyon ang sa agrikultura at 6 bilyon naman sa infrastruktura. Igirit ng Laguna Lake Development Authority na hindi mga fish pen sa lawa ng Laguna ang may sala kung bakit umapaw ito at binaha ang Metro Manila noong kasagsagan ng bagyong Ondoy. Paglilinaw ni LLDA Head Edgar Manda, tumaas kasi sa 5.7 billion cubic meters ang level ng tubig sa lawa noong rumagasa ang bagyo. Gayong nasa 3.1 billion cubic meters lamang ang kaya nitong hawakan. Malayo rin anya ang posisyon ng fish pens
sa nilagusan ng tubig. Kaya walang kinalaman ng mga ito sa nangyaring pagbaha sa Metro Manila. Kaya naman mungkahi ni Manda magsagawa na laman ng dredging sa Laguna de Bay para makayanan itong humawak ng mas maraming volume ng tubig sa hinaharap. Yung putik na nanggagaling doon sa mga bundok at sa kanyang sub-watershed, doon siya kasi nagpupundok. May ship na siya, may garbage pa siya doon sa ilalim. Kung madidrage dyan, yung na-displaced na tubig, magiging additional station ng papasok na tubig in the future. Kung siya ay... Nanatili pa rin siksika ng may evacuation center para sa mga nasalantan ng bagyo. At isa nga sa problema pa rin dito ay ang kakulangan sa mga palikurang magagamit. Si Alvin Sehera para sa kanyang Express Balita. Problema sa sanitasyon at sapat na water supply ang ilan sa pang-araw-araw na suliranin ng mga evacuees dito sa Ultra. Sa dami kasi ng tao, agawan at pila sa paggamit ng mga palikuran. Si Clarita Ocampo, kinakailangan pang lumabas para hugasan ng anak. Embarado po yung CR, tapos isang gusto mo pong maglaba, hindi ka makapaglaba, gawanan po ng walang tubig. Minsan dalas po kasi walang kuryente, kaya wala rin pong tubig. Minsan yung maraming pating gumagamit ng CR. Eh pag yung ba ikaw gusto mong maligo? Maligo. Minsan po uuwi na lang po kami to sa ano namin, sa kapitbahay namin. Doon po kami nakikilig po. Nakadagdag pa ang kawalang disiplina ng marami sa ating mga kababayan. Giit naman ng Department of Social Welfare and Development at lokal na pamahalaan ng Pasig. Sinisikap nilang magkaroon ng sapat na tubig at sanitasyon sa mga evacuation centers. Ang ilang pribadong kumpanya gaya ng Manila Water, naglagay na ng mga tangke ng malinis at inuming tubig. Well, basically we deal a lot with the poorer communities and we teach them where water comes from, how to use water. And an integral part of that is teaching the children how essential it is that when they've been to the toilet that they must wash their hands and keep themselves clean to keep them free of diseases. Ayon sa Department of Health, meron dapat isang toilet kada 20 tao. Dapat ding merong hand washing facility sa mga evacuation center. Ang problema sa mga evacuation center kaya ng Ultra na may higit sa 1,000 pamilya. Kulang na kulang ang mga palikuran. Sa mga paaralan naman na pansamantalang ginawang evacuation center, di rin daw sapat ang bilang ng mga comfort room para sa mga evacuees. Sa ngayon, no, ginagamit natin usually evacuation center ay schools. No? So we have to have some policy na yung school, we have to design as evacuation center and consider na ngayon ano ba yung appropriate number of toilet facilities at appropriate design of toilet facilities for evacuees. No? Kaya naman ng Health Department patuloy ang panawagan para sa tamang sanitasyon. Kanina sa pagdiriwang ng hand washing at sanitation day, muling pinaalala ang halagahan ng paghuhugas ng kamay pagkatapos gumamit ng palikuran. Bukod sa pagtitiyak na may sapat na makakain ng mga evacuees sa pang-araw-araw, mahalagang pagtuunan din ng pansin ng kinauukulan ang pagkakaroon ng maayos na sanitasyon at sapat na water system sa loob mismo ng mga evacuation centers. Sa pamamagitan nito ay maiiwasan ang paglala ng problema, partikular na pagkakasakit ng mga bata. Ako si Alvin Sehera, Nagbabalita Express. Ang nasa 1.5 milyong mga bata ang namamatay taon-taon sa buong mundo bunsod ng sakit na diarrhea. Ayon sa United Nations Children's Fund, pinakamarami sa mga kaso nito ay nagmula sa India, Nigeria, Congo, Afghanistan, Ethiopia, Pakistan, Bangladesh, China, Uganda at Kenya. Marami rin mga bata ang tinamaan ng diarrhea ang nasawi sa Niger, Burkina Faso, Tanzania, Mali at Angola. Kaya naman panawagan ng UNICEF, dapat magsanib puwersa na ang pamahalaan at ang pribadong sektor laban sa naturang sakit. Ito'y lalo pa't uso ngayon ang naturang sakit sa Pilipinas dahil sa mga pagbaha. Payo naman ng UNICEF, kapag tinamaan ng diarrhea ang bata, laging painumin ng tubig para hindi siya ma-dehydrate. Samantala, inilabas na ng Philippine National Police ang cartographic sketch ng mga dumukot sa Irish priest na si Father Michael Sinot. Ayon sa PNP, dalawa sa mga suspects ay sumugod sa tinitira ng pari para kidnapin ito. Ang detalye sa Express Balita ni Merwin Lianza.
Inilabas na ng Philippine National Police ang artist sketch ng tatlo sa mga suspect na dumukot sa Irish priest na si Father Michael Sinod. Base sa mga pahayag ng saksi, noong isakay ito sa isang motorbangka matapos na dukutin sa Columban Missionary House. Dalawa dito ang sumugod sa mismong bahay ng pare at ang isa ang nagmamaneho ng bangka. Huli namang namataan ng pare sa Masukal at Bulubunduking lugar ng boundary ng Lanao del Norte at Lanao del Sur. As of now, we are not certain as to his exact medical condition, but we are certain that he is still alive.